Sharina, may sarili ka ng pamilya. Sila ang alagaan at mahalin mo. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Gusto kong mabuti ang iyong lagay at masaya na ako. Kaya kung ano man ang makakabuti para sa iyo at para sa mga anak mo, yun ang pagtuunan mo ng pansin. Ayusin mo ang pamilya mo. Yan ang gusto ko para sa iyo. Hindi ko na napigilang yakapin siya. She is my savior. Hindi ko pa alam kung ano nangyari sa buhay ko. Nahi kung sakaling wala kayo. Ginantihan niya ako ng yakap. Basta kung may problema ka, huwag na huwag ka magkakatubi ng lumapit sa akin. Simula pa lang nung bata ako, ramdam ko lang pagmamahal ni Manang Soleil para sa akin. Pero na niya ang pagmamahal ng aking mga magulang na sandali ko lamang nakasama. Ngunit masaya ako dahil kinupkop at inalagaan niya ako. Mang, uuwi na ho kami. Paalam ko kay Mamang Soleil nang matapos ang mahaba-habang kwentuhan namin. Bigla namang lumungkot ang kanyang mukha. Huwag ka na pong malungkot, Mamang. Pwede mo naman kaming bisitahin sa bahay. Paglalambing ni Cassie sa kanya. Lumapit ang kambal sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Bye, Mamu. Bye, Ate. Puway silang pareho bago tumakbo papasok sa kotse. Hapon na nang makauwi kami dahil natin pa namin si Tamara sa tinutuloyan niya. As usual, hinatid ko sa school ang mga anak ko bago pumasok sa trabaho. Nagulat ako na makitang nakatayo si Adam malapit sa entrance. Animong may inaantay at parang kanina pang naiinip. Inayos kong sarili ko bago bumaba ng sasakyan. Nang magtamang ating mga mata, napaayos siya sa sarili at tumayo ng tuwid bago malapad na ngumiti at sinalubong pa ako. Good morning, Almira. Naiilang ako sapagkat maraming taong nakamasid sa paligid. And why? God is he calling me again like that? Halos mabaling ng laig ng ibang trabahante dahil sa kalilingon sa amin. Pero siya parang wala pa rin pakialam. Naninibago ko lately sa mga kinikilos niya. Magandang umaga din, sir. Formal na bati ko kahit nahihiya. Pero para sa akin, mas maganda ka pa sa umaga. Namula ako sa sinabi niya. Nagulat ako nang sabayan niya ako sa paglalakad papasok. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga tao sa loob. Hinatid niya pa ako hanggang sa opisina ko. Ang akala ko ay aalis na siya pero nagulat ako nang pumasok din siya sa loob. Nagtataka ko siyang tinitigan. Sa kabila kaya ang opisina mo? Pinandilatan ko siya pero tumawa lang siya. Alam ko. Eh bakit ka nandito? Just want to be with you. Ha? Did I heard it right? Numisi siya sa akin. Pinaglululoko na yata ako nito eh. Puro kakalukuhan. Dun ka na nga sa opisina mo. Marami pa akong gagawin. Inirapan ko siya bago umupo. Pinatong ko sa table ang bag ko, kasabay ng mobile ko. Pero mas marami akong gustong gawin sa'yo. Nanlalaking mata ko siyang tinitigan. Ano? Halos pasigaw ko ng tanong. Busy ka ba bukas? No work tomorrow nga pala. Hindi naman. Bakit? Bukod sa babantayan ko mga anak ko, wala na ako ibang gagawin. Pwede ba kitang yayain lumabas? Napasandal ako sa backrest at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ilang beses pa ako napakurap bago umiwas ang tingin. Pwede naman. Shit, anong sabi ko? Nagiinit ang mukha ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Sino magbabantay sa mga bata, Sharina? Kontra naman ang isip ko. Tatawagan ko na lang siguro si Tamara mamaya para ipasyal ang mga anak ko bukas. Siguradong magugustuhan niyo ng mga bata at malilibang sila. Hindi nila ako hahanapin. Thank you. Gumiti siya ng malapad sa akin at ganun din ang ginawa ko. Damn! Nang aakit ang mga ngiti niya. Sige na, doon ka na sa office mo. Gumiti siyang muli bago tumango at lumabas na. Naiwan naman ako na nakangiti. Parang timang lang. Sandali lang. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Mahal ko pa ba siya? Kahit kailan hindi na walang pagmamahal ko sa kanya. Hindi kaya sigurado kung mahal ko pa rin talaga siya hanggang ngayon? Hindi yun nawala. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-open na Instagram. Message, friend request. Grabe. Ilang araw lang ba akong hindi nag-open? Una kong binuksan na message galing kay Geneva. Isang Pilipinang nakilala ko sa Amerika. From Geneva. Hi, how are you, Sharina? It's been a month since you went home from America, Philippines and your twin. And I miss them already. But I know we cannot meet anymore. I cannot visit in the Philippines either you. You won't be back here. Nakakatuwa naman kahit nasa malayo siya, naisip pa rin niya akong kamustahin.
I smiled before typing my reply. To Geneva. We are fine here, Geneva. The twins are very happy here. How about you? How are you and David? David is her boyfriend. Ang tatag ng relasyon nila. Minsan nga noon, naingit ako sa kanya eh. Na sana kung hindi ako naging mahina, baka ganun pa rin kami ni Adam. Hanggang ngayon. Binuksan ko ang ibang messages. Galing ito sa mga kaibigan ko sa ibang bansa. Mayroon din namang iilan ng mga colleagues ko na nangangamusta rin. Uuwi ka na? Nililigpit ko mga gamit ko nang bumukas ang pinto at pumasok doon si Adam. Tumango ako at nagpatuloy sa pag-aayos. Hatid na kita. Napatigil ako sa pag-aayos at muling sumalyap sa kanya. Ah, huwag na. Dala ko ang sasakyan ko. Agad akong tumanggi dahil nasa bahay ng mga anak ko. Mabutit na sundo sila ni Tamara ng maaga. I called her earlier to fetch them because I'm having an overtime. I can call someone to take care of your car. Siya nang bahala maghatid ng kotse mo sa bahay ninyo. It's 12 PM already, so I'm very sure that my twins are already sleeping. So I just said, yes. Ako na dyan. Tatanggi na sana ako nang makuha na niya mga folder at bag ko. You don't need to do that. May mga kamay naman ako. Sumimangot na ani ko habang sumusunod sa kanya. But I'm willing to do this. Pero kaya ko naman pong gawin yan, sir. At saka gamit ko yan kaya dapat akong humahawak. His face darkened and looked as if disgusted with what I said. Can you talk naturally? It's fucking disgusting. Hindi na ako nagsalita at sumunod na lamang sa kanya hanggang sa makarating kami sa parking. Maaga pa lang ay sinundo agad ako ni Adam sa bahay. Wala ang kambal dahil mas maagang dumating si Tamara para sunduin sila. Kinantsawan pa ako ni Tamara nang sabihin kong lalabas kami ngayon ni Adam dahil inaya niya ako. Grabing acting ang ginawa ko para utuin ng mga anak ko na sumama kay Tamara. Hindi kasi sila sa nila nababas na hindi ako kasama. Nasa biyahe na kami nang tumunog ang cellphone ko. Si Tamara. Madalim agad akong binalingan ni Adam ng tingin. Inangat kong cellphone ko at pinakita kong sinong caller. Lumambot ang mukha niya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Napatawag ka? Sagot ko sa tawag. Ano kasi, Sharina? Anong ano? May nangyari ba? Eh, si Mavi kasi gusto raw ng malamig. Eh, ayoko namang pagbigyan dahil baka sinipulin siya. Kaso, mapilit eh. Ano? Bibigyan ko ba? Ano ba naman tong anak ko? Baka masipon pa. Bigyan mo na. Huwag mo na lang sobrahan. Hindi titigal si Mavi kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Iiyak lang yan, manggugulo pa. Tita Ninang, is that mom? Narinig ko ang malambing na boses ni Mavi. Sa kabilang linya. Yes, baby. Can I talk to mommy, Tita Ninang? I miss her already. Why is it that she's not here with us? She said she'll come. Aww. Nai-imagine ko agad ang mukha ng anak ko habang nakapout. Mommy, where are you na? Diba you said to us that you will come after your work? Tapos na ba ang work mo, mommy? I miss you already. Nilingon ko ng bahagya si Adam. Tutok pa rin siya sa pagmamaneho at parang walang pakialam sa kinakausap ko. Dahil wala siyang ideya na hindi lang si Tamara ang kausap ko. I am not yet done, sweetie. Baka hindi na ako humabol sa pamamasyal niyo, so behave muna kayo kay tita ninang ninyo, okay? Mahinang sabi ko dahil katabi ko lang si Adam. Okay, mommy. I hate kuya, mommy. He is bullying me. I just said to him na hindi dapat siya kakain ng cold food because he will get sick. But he ended up bullying me. He said inggit lang daw ako kasi tita ninang won't give me what I want. My poor baby. Here she goes again on her drama. Don't worry, sweetie. Sa next na mag-mall tayo, bibili natin yung mga gusto mo. Mahinang tugon ko ulit. You are really the best, mom. I love you. I will give that to Tita Ninang. I love you too, sweetie. Pakisa ko kay kuya mo, Mavi, sa pisngi, sweetie, ha? She said yes before handing back the cellphone to her Tita Ninang. Osha, sige na, Sharina, at baka naistorbo ko ng date ninyo eh. Don't worry about your kids. They're safe in my hands. Good luck sa'yo, ha? Gapangin mo agad para masundo na tong kambal. Abat, ibang klase talagang bunga nga niya. Hoy, manahimik ka nga. Kung ano nang iniisip mo dyan, kulang ka lang sa dilig. Whatever, Sharina. At siya nga pala, kahit hindi ka na umuwi ngayon gabi. Kantsaw niya pa. Oh, shut up. Sige na, babay na. Ingatan mo ang mga bata at kung ayaw mong ipagiling kita ng buhay. Natatawang banta ko pa. Nagbayad na siya sa kapinatay ang tawag.
Binalingan ko si Adam at kaya pala tahimik ay naka-earphone siya. Saan tayo pupunta? Nakangiting tanong ko sa kanya. My mood suddenly lightened because I talked with my kids. They are my stress reliever. Bahay. Nawala ang ngiti nito. What? Sa bahay nila? Kung nasa ng mom niya? Bloody jeez! Hindi sa bahay namin. Nabasa niya yata ang iniisip ko. Eh kaninong bahay kung ganun? Usisa ako. Malay ko ba kung saan at kaninong bahay niya ako dadalhin? Mine. Hindi na ako magtataka kung may sarili nga siyang bahay. Successful na siya at kaya na niyang bilhin anuman ang naisin niya. He can have all what he wants. Mahigit isang oras din ang biyahe bago kami makarating sa bahay na sinasabi niya. Namangha ako dahil hindi naman ito bahay. Mansyon. Hindi ko pa masyadong kitang buong kabuuan dahil nasa loob ako ng sasakyan. Big time talaga. Ang ganda. Inalalayan niya ako bumaba sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang napakalaking gate at pumasok kami. Isinara niya ito na makapasok na kami. Habang pinapalibot ko ang tingin ko sa kabuuan ng mansyon, tumulong bigla ang masagal na kong luha. Isang alaalang nagbalik sa aking isipan. Naalala ko ang nilarawan kong dream house ko kay Adam. Noon, this is exactly my dream house. Sabay naming pinangarap ni Adam na ipagawa ang bahay na gusto ko. Pero nang iwan ko siya ay nawala na rin ito sa isip ko. I don't know, natinuloy niya pala. Naalala mo pa ba to? Hindi ko siya makita ng maayos dahil sa luhang naglalanda sa aking mukha. I can't believe na pinagawa pa rin niya ito. Bakit? Bakit Adam? Di ba dapat ay kinamumuhian mo ko? Why are you acting like this? Di ba ito yung ultimate wish mo? Hindi ako tumingin sa kanya. Naalala ko pa noon. Ang sabi natin, sa wishlist na ito tayo titira kasama mga magiging anak natin. Mapait na aniya kaya mas lalo ko napahagulhol. Dito na sabay natin pinangarap. Naglakad siya palapit sa isang halaman at kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang bulaklak na ito ang simbolo ng aming pag-iibigan. Hindi pa niya na nakakalimutan ang mga sinabi ko na itong orchids ang una kong itatanim kapag napagawa ng bahay. Pinitas niya ang orchids at naglakad pabalik sa kinatatayuan ko. Ito, naalala mo rin ba? Hindi ako sumagot at nanatili lamang na umiiyak habang nakatitig sa kanya. How could I forget that? Diba, sabi mo, kapag nagawa na natin ang bahay na ito, ang uunahin mong itatanim? Nangihina ang tuhod na napaluhod ako. How about this? Naalala mo pa ba? Nangihina man ay inaangat ko pa rin ang tingin ko para tingnan kung anong sinasabi niya. Mas lalo lamang akong humagulhol at halos hindi na nga makahinga ng maayos. Ngunit siga pa rin siya sa sinasabi. I couldn't take this pain anymore. Sobrang sakit. That was our dream. Bakit ngayon na ko lang napansin na gamit niya pa rin ito? Nasa kanya pa rin yun. Tinago niya. Same with me. Nasa akin ang kaparas niyon at hindi ko na iwala. Yun nga ang araw-araw kong tinititigan ang nasa abroad pa kami. Hindi ko alam kung ako ang nagkulang, Almira, para nagawa mo akong iwan. Mabait at puno ng hinanakit na sambit niya. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. I cannot say any words. Baka kung magsalita ako, mas lalo kong mahina. Hindi mo kaya. Inalalayan niya akong tumayo hanggang sa tuluyan na kaming makapasok sa loob. Maingat niya akong pinapo sa mahabang sofa. Paray-paray ng pagsinghot ko. Hindi dapat ako nasasaktan ng ganito dahil wala akong karapatan. Wala akong karapatan. Ako ang nangiwan. Ako ang sumira ng mga pangarap namin. Kaya't wala akong karapatang umiyak at masaktan. This is all my fault. Pero bakit ganun? Nasasaktan ako. Ang sakit-sakit. Uminom ka muna. Inabot ko ang tubig at uminom doon. And stop crying. I did not hurt you. I didn't do anything. Nahiya ako sa kanyang sinabi. Nasasaktang pinahid ko ang aking luha. Marami pa akong ipapakita sa'yo. Hindi lamang ang mga yan. Sumingkot pa ako bago tumango. Hinayaan niya muna ako mag-isa sa may sala. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko siyang palapit sa kinaroroonan ko. Sa taas tayo, may papakita lang ako. Tumalikod siya at nauna na habang nasa hagdan pataas, hindi ko pa rin mapigil ang mamangha sa kabuuan ng mansyon. Huminto siya sa isang makintab na tiles, kaya't napatigil din ako sa paglalakad. Diba ang sabi mo noon, sa third floor mo gustong ipagawa ang kwarto natin? Hindi ako sumagot at hinintay lamang ang sasabihin niya. Eto na yun. Paano niya nagagawang makitungo sa akin ng maayos sa kabila ng aking ginawa? Paano?
Nasasaktan pa rin akong isipin na sa kabila ng pag-iwan ko sa kanya ay nagawa niya pa rin ito pa rin ang mga pangarap sa buhay naming binuo. Sabay namin pinag-usapan, ngunit siya lamang ang mag-isang tumupad. Ako nang naunang pumasok sa kwartong sinasabi niya, "My dream room," tinupad niya. Nagulat ako sa mga litrato naming nakasabit malapit sa kabinet. It was our first celebration. Bakit niya ito nilagay dito? At hindi niya ito binasura o sinunog? Dapat kinasusuklaman niya na ito. Lumapit ako at doon, marangin na plus iyon. Hinayaan naman ako ni Adam sa ginagawa ko. Nakatingin lamang siya sa akin. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Nang lumabas siya ay sumunod ako. Huminto siya sa pagitan ng dalawang magkaharap na bakanteng kwarto. Kulay blue ang isa at pink naman ang isa. "This room should be the room of our future kids, Almira." "Future kids?" Tila may bumara sa lalamunan ko sa kanyang sinabi. Pati kwarto ng mga bata, handa na. Itong kwartong tong pangarap kong kalalakihan ng mga anak natin. Alam ko noon pang gusto niya magkaroon ng anak, pero pinagkait ko yun sa kanya. Feeling ko ang sama-sama akong ina. Dito natin sabay na masasaksihan ang kanilang unang pagtawa, unang paglakad, unang pagtawag nila sa atin ng mommy at daddy. Maybe it felt so really good when our kids call me daddy. That would be a stress reliever. Paano ko nagawang itago ang mga anak sa sarili nilang ama? Sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang ipagtanggol at mahalin ako. Handa ng lahat, Almira. Ikaw na lang ang kulang. Nanginig ang buong katawan ko sa kanyang sinabi. Handa na lahat, Almira. Ikaw na lang ang kulang. Handa na lahat, Almira. Ikaw na lang ang kulang. Handa na lahat, Almira. Ikaw na lang ang kulang. At hindi ko hahayaan na mawala ka pa sa akin. Never, sweetie. Hanggang ngayon, nagpaulit-ulit pa rin sa aking pandinig ang kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng pag-iwan ko sa kanya, nagawa niya pang iparamdam sa akin ang kanyang pagmamahal, na hindi siya nakalimot. He stayed true even if I left him. "Let's eat na, mommy. Why are you daydreaming there?" Natigil ako sa pagmumuni-muni at napatingin sa mga anak ko na ngayon ay nakatingin sa akin. Kumain na tayo. Sige. Tumayo ako ng lagyan ng pagkain ng mga pinggan nila. Sunday ngayon kaya magsisimba kami. Maaga kong ginising ang kambal para makapaghinda. As I promised na mabibilihin ko mga gusto nila, so after ng mass, we will go to the mall. Habang nagpapalibot-libot ang dalawa para maghanap ng mabubusong gamit, ay tumingin-tingin din ako ng mga damit. Aabutin ko na sana yung isang white na dress na may nauna nang humawak doon. "Oh my! I'm sorry! Sarina?" Napapikit ako ng mabosesan ito. Bakit naman yata parang ang malas-malas ko? Palagi ba itong nagmumol? "Gusto mo rin ba to? Sa'yo na lang, maghanap na lang ko ng iba." Iaabot na sana niya sa akin yung damit nang pigilan ko siya. No, tinitingnan ko lang naman. Hindi ko talaga bibilhin. Sabi ko kay Jenica Lorraine. "Oo, si Jenica. It is a coincidence again, Sarina. Hindi na ako busy ngayon, so maybe pwede tayong magkape muna? Kung hindi ka rin naman busy at kung okay lang din sa..." "Mommy!" Nanigas ako sa kinatatayuan nang marinig ang boses ni Mavi at Cassie na patakbong lumapit sa akin. Bit-bit ang kanila mga napiling laruan. "Oh my lord!" Agad pinulot ni Jenica ang damit nang hindi sinasadyang mahulog niya ito dahil siguro sa pagkagulat. She looked at me before looking at my children again. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa kambal. "Who is she, mommy?" Cassie asked while pouting, habang si Mavi naman ay humawak sa laylayan ng damit ko. "Are they your kids?" Gulat pa rin react niya. "Shit! Paano ko malulusutan to? Nakita na niya eh. May anak ka na?" Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa kambal at hindi makapaniwala. Oo, mga anak ko sila. Wala na rin namang way para mag-deny eh. They look like kuya." "Yes, kasi nga anak sila ng kuya mo. May anak na ang kuya mo." "Are they kuyas? Alam mo na. Gusto ko mang itanggi, hindi ko magawa. Nakita na niya. There is no way to deny it." Tumango ako bago lumuhod para magpantay kami ng mga anak ko. "Mga anak, I want you to meet your tita Jenica." They both nodded saka tumingin kay Jenica na hanggang ngayon ay gulat pa rin. "Hi tita Jenica, you are so pretty po. We have the same eyes, oh. Look!" Itinuro pa ni Cassie ang kanyang ilong pati na rin ang kay Mavi.
You are pretty too. Tumingin siya sa akin at tinatanong kung ano ang mga pangalan nila. Janica, this is Cassie and Mavi. Ngumiti siya at muling hinarap ang mga anak ko. Ang handsome mo din, Mavi. I see my kuya in you. You look exactly like him. Hinaplos niya ang buhok ng kambal. Who is your kuya po, tita? Nagtataka naman ang mga anak ko kung sinong tunutukoy ni Janica. Tumingin ulit sa akin si Janica na sinasabing mag-uusap kami mamaya. I nodded. He is someone special to your mommy babies. Nagulat ako sa kanyang isinagot. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Mommy, let's play this. Munti ko lang makalimutan kung bakit kami pumunta dito sa mall. No, let me pay for that. Consider this as my gift to you. Tatanggi na sana ako nang nahina na niyang kambal papuntang counter. Ako naman ay nakatingin lamang sa kanila. Paano na to? Mukhang mapapadali yata pagkakasabi ko kay Adam ng totoo. Plano ko sanang sabihin na sa kanya next week. Mawawala siya ng isang linggo dahil pupunta siya ng France. Nagka-problema raw ang isa sa mga kumpanya nila doon. Nalaman ko lamang ito sa isang empleyado sa kumpanya nila. Wala namang binabanggit si Adam sa akin tungkol doon. Damn, Sarina! Kailangan niya pang sabihin sa iyo yun, sabi ng kanyang isip. At dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng kwentong CEO's Runaway Wife. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat!